Baka naman alimpungato ka lang, ate. Hindi, Emay. Gising-gising ako kagabi. May tao talaga sa labas. Ate, maraming tao dito sa lugar natin. Baka naman isa lang yun sa mga kapitbahay nating napadaan lang. Ewan. Bigla akong kinilabutan eh. Tapos naisip ko, di kaya si Juris yun? Si Juris? Pupunta na madaling araw dito, ate. Hindi niya magagawa yun. Sa bagay, siguro talagang praning lang ako. Nanaginip kasi ako eh, na pumunta daw dito si Juris, tapos tinangay si Lena. Ayun, ate, yung mga takot mo, lumalabas sa panaginip mo. Nasa yung si Lena, ate, napanig ka nung batas, hindi ka naman kumasay si Lena. Matatahimik lang talaga ako kung makukulong si Juris. Bala ko talaga ituloy yung kaso laban sa kanya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Dapat lang, ate. Anong makakalusot na lang sila ng ganun-ganun lang? Pero iniisip ko rin si Lena eh. Siyempre yung bata, mahal niya si Dre tsaka si Juris. Iusap nga sa akin na kung pwede daw ako silang idemanda. Hala, nasaan ang ustisya? Ate, ikaw nga napakulong niya ng inosente kay. Kaya kung ako sa'yo, achieve mo ng pagpapulong sa Juris na yan. Babe. Good morning. Morning. Where'd you go last night? Nagising ako ng madaling araw, wala ka na sa tabi ko. Nagparangin ako sa labas, di ako makatulog eh. Nandiyan lang ako sa garden. Anong ginagawa mo? Baon ni Lena. Juris, what? Juris. 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 Juris, wala na dito si Lena. Wala na sa poder natin si Lena. Alam ko. Juris, look, I think it's really time to see a doctor. You really need some help. Why? I'm fine. Juris, you're fine? Nawawala ka na sa sarili mo. I'm fine. Juris, I'm sorry, okay? I know this must be hard for you, losing Lena, but paano kita matutulungan? Hindi mo matulungan sarili mo. Gusto mo matulungan? Gusto mo akong tulungan, Dre? Pumasok ka dyan sa pintong yun, nakasama mo si Lena. Yun. Dun pa lang. Dun mo ako matutulungan. Hindi na ba itong cake na lang, ha? Para mas malaking hiwa. Ito na lang ibigay mo sa kanya. Ito, fried chicken, Lena. Hindi ko pa nagagalaw kung baka gusto mo. Thank you po sa inyong lahat. Okay na po ako. Look, cute na bata, no? Ni bunso talaga. Ay, ate, bakit hindi mo siya ipasyal sa Baguio? Para naman makilala ng mga kapitbahay natin doon. Siyempre, pag-iipon ako pa yung pamasahe. Nak! Nakapunta ka na ba ng Baguio? Hindi ko po matandaan eh. Pero hindi pa po yata. Eh, wrong answer. Nakapunta ka na doon pero hindi mo nang matandaan. Kaya ng Kuya Noah mo doon po kayo pinanganak. Meron tayong maliit na bahay doon. Minsan puntahan natin, bisitahin natin pati yung puntod ni Lola Amor ninyo, pati ng tatay ninyo. Tapos yung mga picture mo ng baby ka pa, papakita ko sa iyo lahat. Ang ganda kaya sa Baguio, Lena. Malamig at maraming bundok. At pwede din tayo pumitas ng mga strawberry. Mag-boating. At pwede tayo sumakay ng mga kabayo. May mga kabayo doon? Marami. Yung iba nga, pink pa ang buhok. Wow! Na, huwag ka mag-alala. Pupunta tayo ng Baguio. Pero sa ngayon, siyempre maghahanap ko na ng trabaho si nanay para meron tayong panggastos. Grabe, Ate Fina, no? Tagal mo din nakatenga. Oo nga eh. Ubus na yung ipon ko. Pero ngayon pupunta ko ng agency. Baka sakaling meron bakante. Nak, okay lang ba sa'yo? Aalis mo na sandali si nanay? Okay lang po. Andito naman po si Kuya eh. Oo, Lena.
magbabantay sa'yo. Best kuya yata to. Kain ka na. Gusto mong ipa-blacklist si Fina from employment? Kayo ni Tito ang maraming connections sa mga hiring companies dito sa San Juan. I mean, maybe you guys can talk to them. Kung sakaling mag-apply si Fina, huwag nilang tanggapin. So yan ang solusyon mo para makaganti kay Fina? Ito yung paraan namin para mabawi namin si Lena. Kung walang trabaho si Fina, she won't be able to provide for Lena. At kapag nakita yan ng korte, kukunin na yung bata. And then we can step in para mabawi siya. God. Jay, hanggang ngayon ba gusto mo pa rin mabawi ang batang yun? Ah, obsessed ka na rin ba gaya ng asawa mo? Ma, kung may biglang susulpot at magsasabi sa'yo na hindi mo na ako anak, nakukunin na ako, ipamimigay mo din ba ako? Ilang beses ko ba kailangan ipaintindi sa'yo? Lena is my daughter, and no DNA test, no court ruling, nothing is ever going to change that. Jay, ang sinasabi ko lang naman, malapit ng eleksyon, and you've had enough controversy. Baka makagawa na naman ng gulo si Fina. As long as it can't be traced back to us, sana hindi maulit yung kay Mario. Don't worry, Iho. I got your back on this one. Sa pagkakataong ito, makakaasa kang no more screw-ups. Hindi na makakahanap ng kahit anong trabaho ang Fina niya sa bayang ito. Hoy! Sali ako! Tabi nga dyan! Lena, okay ka lang? Bakit mo tinulak si Lena? Ihaharang-harang siya eh. Nasugatan ng kapatid ko. Mag-sorry ka. Ayoko nga. Tara na nga. Huwag mo natin sa alimang yan. Lena, okay ka lang? May masakit. Huwag ka na umiyak. Tara na sa bahay. Pagamot natin yung sugat mo. Sakit! Halika, sakay ka sa likod ko. Ha? Sakay ka sa likod ko? Kar-kar-kahin na lang kita para hindi sumakit yung sugat mo. Nasubaybay ang kayo nangyari sa balita. Mabuti na lang at naklaro mo ang pangalan mo. Naibalik ka rin sa iyong anak mo. Salamat ho, ma'am. Ngayon ho, pwede na uulit akong magtrabaho. Meron po ba kayong bakante dyan para sa akin? Naku, tama-tama ang dating mo. May hotel na nangangailangan ng staff. Talaga ho? Oo, kaka-email lang nila kahapon. I-endorse akin na para may schedule na yung job interview mo. Lenny, sandali. Sir? Job opening. Anong hotel mo ba yun? Ah, ganito na lang. Iwan mo na lang yung resume mo. Pero, ma'am, hindi ko ba sabi niyo lang kanina meron mong bakante? Sorry, nalito na kasi ako. Yung sinasabi ko sa yung job vacancy na open, may nakuha na sila kahapon. Pasensya na kayo na, ha? Ma'am, mawalang galang na ho, sinabihan ho ba kayo ng boss ninyo na huwag po tanggapin. Atin-atin lang to, ha? Pero may tumawag ka sa boss ko, eh. Alam niyo ba kung sino? Hindi ko alam. Pasensya na, Pina. Sumusunod lang ko sa utos ng boss ko. Good morning. Andiyan ba si Attorney Julius? Nasa loob po. Pwede ba siyang makausap? Tatanong ko lang po kung pwede kayo papasukin. Pasok ka, Ben. Pasok ko po. Salamat. Anong ginagawa mo dito? Nalaman ko na kinuha na pala ni Fina si Lena. I came here and I just want to find out kung kamusta ka na.
Yun lang. Umalis ka na. If there's anything I can do, anak. Bakit? Kaya mo bang kunin si Lena? Mababawi mo siya kay Fina para sa akin? Kaya mo? Tama mo. Mmm! Julius! Umaharang sa pag-a-apply mo? Sino? Hindi naman nila sinabi kung sino. Pero sino ba may kakayanan para gawin sa akin to? Di ba mga Montelibano? Diyos ko, bakit naman nila gagawin yun sa'yo? Bitter match sila dahil nakuha mo si Lena? Hindi ko alam. Baka gustong gumante. O talagang ayaw nila akong makahanap ng trabaho para hindi kong sustentuhan si Lena. Nakakaloka sila, ha? Akala siguro nila mapipigilan nila akong makahanap ng mapagkakakitaan. Kamali sila dahil lahat gagawin ko para sa mga anak ko. Go, ate. Fight. Para sa mga bagets. Pag makaka-extra dito sa karinderya, sabihan kita, ha? Salamat, Emma. Guard, meron ba kayong palanggana na may tubig, pamunas, tsaka alcohol? Meron po, ma'am. Sige, tama. Kuha lang po. Nalilinisan na kita. Nanamod na ko, Emma. Hinihingi kita yung iwan na. Grabe ka! Ang bigat mo pala! Patingin nga. Kuya, dahan-dahan. Masakit. Gasgas lang yan. Kayang-kaya mo yan. Pagdating ni nanay, ipagamot natin. Kuya Noah, thank you ah. Pinagtanggol mo ako dun sa kalaro natin na umaaway sa akin. Siyempre, walang pwedeng umaway sa kapatid ko. Alam mo, kuya, pag inaaway ka, promise, ipagtatanggol din kita. Appear! Ana, kamusta na pakiramdam mo? Uminom ka muna para mabawasan yung sakit ng ulo mo. Nawalan ka ng malay kanina. Siguro dahil sa dami ng ininom mo. Anong ginagawa mo dito? Nagpapakananay ka sa akin? Nakita ko lang naman na kailangan mo ng tulong, anak. I don't need your help. You can leave. Julius, alam kong meron kang pinagdadaanan tungkol dito kay Lena at kay Fina. Pero wag mong papabayaan ang sarili mo. Alam kong tatanggihan mo ako. But I'll say it anyway. If you need someone to talk to, anak, nandito ako. You're the last person I want to talk to. Salamat sa concern, but you can go. Dolores, nandito ka pala? Paalis na siya. Mauna na ako, Trey. Churis, anak. Mag-iingat ka, ha? Tsaga tayo sa pagpaypay. Lena, pasensya ka na ha. Alam ko hindi ka sanay sa init. Okay lang po ako, Aling Fina. Nanay, yan ang itatawag mo sa akin.
Nanay. Di ba, Lilena, papaypayan na lang kita para hindi ka mainitan at lamukin. Ako naman ang bait-bait naman ng Kuya Noah namin. Kaya nga yan. Ako ang nanay ninyo, kaya ako ang dapat magpapaypay sa inyo ngayong gabi. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Aasenso din tayo. Hindi tayo habang buhay na ganito. Eh, okay lang naman to, di ba? Di ba sabi nyo nga sa amin, kahit mahirap tayo, basta't magkakasama, masaya na rin. Saan ka ba galing? Kaya pa kita tinatawagan? May mga bili ng mga bosin eh. I'm sorry, they had to wait. Nagaling ako kina Juris. Huh? Pinuntahan mo si Juris? O kumusta? Well, gaya ng kinakatakot ko. Dinibdib niya yung pagkawala sa kanya ni Lena. She's a total mess, Luis. I'm worried. Nakakagulat, ha? Ang tagal mo dun. Tinanggap ka niya bilang bisita? Naabutan ko siyang lasing na lasing. Nag-pass out na siya. Binantayan ko siya buong maghapon. Kahit pa paano, naalagaan ko yung anak ko. Ang tagal na mula nung huli ko nagawa yun sa kanya. Kung meron lang akong maitutulong sa kanya, sa problema niya kay Lena, Luis. Oo, totoo naman yung sinabi mo. Pero sino ba naman ang may ayaw na guminhawa ang buhay, di ba? At yun ang pangarap ko para sa inyong dalawa. Pero sa ngayon, gagamitin muna natin yung imahinasyon natin. Oh, pikit mo. Pikit, pikit, pikit. Kunwari, nasa isang lugar tayo na malamig na malamig. Yung may snow. Lamig, lamig. Ang lamig, Nay. Bakit sipunin kami? Tapos, itong bahay natin, isang napakalaking palasyo. At maraming mga laruan. Mga 100. Mga robot, kasikatsihan, at gadget. Meron din mga dolls dyan. Giant stuffed toys, tsaka genie. Yung may mga totoong magic. Genie? Gusto ko yan! Eh, ikaw, kuya, anong i-wish mo sa genie? Mag-wish ako na magkaroon na tayo ng bagong ventilador para hindi mainit sa kalamuhin. Talaga. Ano nangyari sa'yo? It's not like yun ang magpakalasing. Gusto ko na makalimot to eh, kahit isang araw lang, kahit ngayon lang. Kung alam ko lang, edi sana umuwi na ako maaga. Buti na lang nandito si Dolores para asikasuhin ka. Hindi ko naman kailangan magpaasikaso eh. Lalo na kung si Dolores lang din. She's still your mother. At kita mo naman na gustong bumawi sa'yo yung tao. Why don't you just give her another chance? Dre, hindi mo alam gano'ng kalaki atraso sa akin ang babaeng yun. Pwede ba? Huwag na lang natin siya pag-usapan. Okay. Easy. I'm sorry. Kung hindi ka pa ready patawarin yung tao, that's up to you. Masyado ako nasa-stress sa pagkawala ni Lena sa atin. Maybe you just need a break. Paano kung mag-vacation tayo? Mag-abroad tayo, kahit a few weeks lang. What do you say? Dre, hindi tayo pwedeng umalis. Alam mo yan? Di ba babawiin pa natin si Lena? Ano na bang balita? Sumagot na ba yung mami mo kung tutulungan na tayo? Si Tio Titong yung tumutulong sa atin. At ang balita na nakarating sa akin, fina-applied at one of the employment agencies na kausap ni Tito. They got the memo. Hindi nila tinanggap si Fina. Tama ka, Arman. The fact na napatunayan nila na anak ni Fina ang adopted daughter ng mga Montelibano, established sa motive para patayin si Bogues. Baka gusto nila manahimik si Bogues tungkol sa alam na. Malamang ganun nangyari dun, sir. Matagal na suspect para sa akin yung mag-asawang yun eh. Pero hindi kasi sapat na motibo para maging suspect sila sa kaso. Alam pa rin natin sa matibay na ebidensya na magtuturo sa kanila. Sir, yung ano, yung bank account na nagde-deposit ng malalaking pera dun sa banko ni Bose, hindi ba na-trace yun na kay Dreyo? Circumstantial evidence pa rin yun, katulad ng ibang hawak natin. Kailangan talaga natin sa matibay na ebidensya. Kahit isa lang,
na magpapatunay na may kinalaman si na Judy sa Dre sa pagkamatay ng kapatid mo. Oh, dumating lang ako. Tumigil lang kayo sa pag-uusap niyo. Baka naman ako pinag-uusapan niyo. Hindi. Hindi, pare. Baka dapat ko ba namin pag-usapan? Baka naman siguro kalapit ang usapan niyo. Siguro may kinalaman ka sa pagkamatay ng kaibigan mo na hindi mo sinasabi sa amin dati. Di ba naging suspect ka nga? Ito na naman tayo, ano? Oo, naging person of interest ako dati. Pero napaswelto ako. Alam bakit? Pero wala akong alam sa pagkamatay ni Box. Alam mo, good luck sa'yo, Torres. Tagal mo na nangingista. Saan naman swertein ka?